For sure, marami sa inyo ang nakakakilala kung sino ang ating bagong graduate sa TDS. Isa rin po siyang Methodology Masterclass graduate, Batch 1. At isa rin siya sa mga active member ng TDS. I would like to introduce to you, Ma'am KitKat. Hi, Ma'am KitKat! Oh, hi! Another achievement na naman, Ma'am. Finally, nakagraduate ka na sa TDS after Methodology Masterclass, di ba? Ma'am, this is my second time na nag-try. Kasi yung first time ko po is nag-negative tayo ng 1%. At least 1% lang yun, di ba? Out of 30 trades. And sa mga hindi pa po ganong nakakakilala kay Ma'am KitKat, Ma'am KitKat, can you tell us more about yourself? I was working once as a manager in the Philippines department. Head ako ng isang malaking school and then part-time professor po ako sa gabi. And during Saturday, nag-work po ako as a consultant sa isang resort. But then, alam niyo naman sa Pilipinas, kahit magtrabaho ka ng marami, break-even lang lagi yung sweldo. And dumating yung time na nagkaroon na kami ng mga karamdaman, issues, ganyan. So I have no choice kung hindi mangibang bansa kasi lumalaki na yung expenses, lumalaki na rin yung anak ko, and then I resigned, and then now I'm working as an OFW here for 15 years already, or more than that. So talagang hindi ka napakali ng isa lang ang trabaho. So, di ba, napakadami mo na palang pinasukan na trabaho para lang sa family mo. Paano mo nalaman, ma'am, yung stock market? Nung una, ang sabi kasi sa akin nung sister-in-law ko, narinig daw niya sa isang pari sa amin na magandang mag-invest sa stock market. Mostly daw ng mga relatives nila, ganyan, umaman sa stock market. So parang na-curious ako, and then nanood na ako ng mga videos, ganyan. And then puro enticing naman siya and positive. Ayun, so nainganyo ako. Ah, so dahil dun sa mga relatives nung pare dun sa inyo, kaya mo na... Kasi nga naman, ikaw napakadami mong trabaho, tapos sila sa stock market, umaman sila. Kaya na-encourage ka rin na pumasok sa stock market. Yes, definitely. Ganun yung start. So, ma'am, how long have you been na po sa pag-trade? I started trading when the GRAD started. If you remember last conversation natin, it was 2019. So, tagang bagong-bago pa lang din, no? Sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am KitKat po kasi, like what I said earlier, is na-interview ko na po siya kasi graduate na po siya sa ating Methodology Masterclass Batch 1. Yeah. So, nag-start po siya ng 2019. Yes. 3 years pa lang po siya actually na nag-trade. And meron na po siyang sariling strategy na ginagawa. So, Ma'am KitKat, ano naman sa'yo yung TDS and bakit ka sumali sa TDS? Nung una po, silent follower lang ako, readers, traders din pa nung mga time na yun. Pero bago siya naging traders din, I remember, di pa ako nagtitrade during that time. Nakikita ko na yung mga post ni Miss Ganda ko pa, si Miss Linus. And nagkaroon na ako ng interest na mag-follow sa kanya. But then, wala pa siyang sariling page. So talagang parang from the beginning pa lang, nasusubaybayan ko na yung story ni Miss Lioness. And then, nagkaroon na siya ng FB page na Traders Lounge. So, member na ako ng Traders Lounge noon. Ayun, nung nagkaroon siya ng GAT member, nag-invite siya, hindi ako nag-qualify. And then, luckily, nag-open nga siya. So, yun, nagkaroon na ako ng interest na mag-join. And I made the best decision in my life. So, pag-join. Yes. So parang pinalagpas mo na kasi yung opportunity before sa GUT. So hindi mo na pinalagpas yung panibago opportunity na ibinibigay ni Ma'am para sa inyo. Kasi yung GUT may requirement siya. At least minimum requirement niya is meron kang loss na 50% loss. At time kaka-start ko pa lang. As in fresh newbie ako noon. Ang idea ko lang noon is buy high, sell high. Tapos buy low, sell high. Eh... opposite naman yung nangyayari. Ang nangyayari in that time is buy low,
halo, parang gano'n. So, alang nangyayari sa kanya. So, reset lang ako ng reset. Kaya parang nauubos yung pera ko, gano'n. So, I have to start new. And then, nakita ko naman yung mga posts and the learnings na pinuprovide ni Miss Ganda ko during that time is very promising siya. So, why not learn from her? She's the best for me during that time. And until now, it's proven that she's still the best. So, ma'am, ano yung activities nyo inside TDS and paano kayo tinitrain? Basically, ma'am, we have assignments na paano ka mag-chart. And meron kaming live trading, meron tayong live trading. So, basically, dun ako natuto. Tinuro kasi sa atin doon sa mga activities na yon from the very basic, yung paano kang titingin ng stocks, paano kang magkukuha ng mga watchlist mo, paano mong i-create yung plan mo, and paano mo i-execute. Yun yung pinakamahirap na part kasi, yung pag-execute. Minsan, lalo na sa losing end, napakahirap. Hindi mo alam kung bibitawan mo. So, napakaraming natutunan talaga na sa activities na pinapagawa. Kasi hindi lang siya basta, sige, andiyan ka na, TDS ka na, bahala ka na, hindi ganon. Everyday, merong lessons na ano, and then may activity rin na sasabihin sa'yo, ito yung nangyari. Parang dynamic siya. Parang kaharap ko lang lagi si Ma'am Lioness na nagsasabi sa'yo, pagka natalo ka, okay lang yan. Lagi siyang may email sa lahat ng members. So, well, yung sincerity niya, tsaka yung love niya talaga, and care. Hindi siya yung tipo na, kailangan kita, kaya kailangan kong gawin to. Hindi ganun. So, ginagawa niya talaga yung best niya. Yung para bang tipong, hindi siya hihinga hanggat hindi niya alam na nakakahinga ka na. Parang ganun. So, ikaw muna yung una bago siya. Yun yung nakikita ko, tsaka nararamdaman ko sa lahat ng ginagawa niya na hindi baling ako yung mag-suffer, huwag ka lang. So talagang nakikita yung 101% effort na binibigay niya sa TDS. Parang buong buhay niya nasa TDS, parang gano'n. Kaya kahit natutulog ka, naaalala mo lahat ng reminders niya, gano'n, lahat ng mga emails niya, lahat ng mga sinasabi niya. Nag-e-echo yun, nagre-resonate sa isip mo, sa puso mo. So yung activities is very helpful. Kasi yung live trading, kasabay namin siyang nagla-live trade. So makikita mo ano yung mga ginagawa niya. So may transparency. Yeah. So makikita mo talaga yung commitment ni ma'am sa bawat estudyante niya. Yes. Sabi talaga natin na ang TDS is for the newbies para magkaroon sila ng foundation sa pag-trade nila. Yes. And aside from that, kung nag-start ka sa zero, talagang hanggang advanced level, magkakaroon ka talaga ng idea. Kaya talagang siya total package. Kasi sa ang foundation mo nga is TDS. Then advanced, yes, mo is methodology masterclass. Diba? Yes. From step by step talaga, malalaman mo once na you're inside TDS. Talagang once in a lifetime opportunity na dapat huwag palampasin ng kahit sino. So, Ma'am Kat, what are the three best things about being it? I will make it short, no? But this will be a very informative statement. TDS is a TDS itself. T meaning traders. D as in with discipline, and S is smart. So, TDS is a traders with discipline and smart. So, how does it mean to me? Okay. So, being a TDS with discipline and smart is very simple. Hindi ka kasi magkakaroon ng right time or opportunity kung wala kang discipline. Kasi laging ang iisipin mo, habulin mo lagi ng gain. So, pag TDS ka, hindi ganun. You will be a trader with discipline talaga. Papasok ka lang pag may setup. So mag-exit ka lang pag may setup. So lalabas at papasok ka lang sa isang strategy with your plan, according to your plan and according to your strategy. So hindi ka mapo-FOMO, walang TDS na napo-FOMO. And wala ding TDS na nagiging nagkakaroon ng malaking losses. Lalo na ngayon, nakikita natin na ang bagsak ng, di ba, napakalupit ng market ngayon. Bear market. Kung bear market, in bear market. Ito yung tinatawag the worst market. Parang ganyan. So, pero sa TDS palang worst market. Kasi TDS are smart. So, TDS are basically traders
with discipline and smart. So they are objective when others are greedy. They are objective when others are fearful. It's very, you know, hindi ka makakakita ng lesson na ganyan kasi basically ang lahat ng traders, they are aiming to gain. Wala akong makikita na hindi. Pero sa TDS, tinitrain ka nila kung paano ka magiging objective and as well as kung paano ka magiging mentally tough. So TDS, basically for me, the things I've learned there is become a TDS itself. So traders with discipline and smart. Ang ganda nun, Mama. Talagang naiano pa yung TDS. Kasi nga naman, walang traders na nagsasucceed kung hindi ka talaga discipline. Diba? Ala. And paano kailangan... Pag nasa TDS ka talaga, yan talagang isa sa kauna-unahan mong matututunan eh. Kung paano maging disciplined. Kasi ipoprotect na talaga ng TDS, especially ngayon sa market na naranasan natin ngayon. Talagang globally, talagang bear market talaga, di ba? And you have to trade smart, like what you said, na S is for smart. Kasi hindi lang dapat disciplined ka kasi dapat alam mo yung ginagawa mo. Yes, you have to be objective. Laging sinasabi yan ni Ms. Lioness. Opportunity is always there. So, di nawawala ng opportunity sa market. So, if you have to take a loss small, just take the small. Just cut your trade and make it small. So, maraming opportunity. And I'm one of the living prophecy na that is true. Because later on, I will tell you how my trade goes. And it's so, yan nga. Yun, how your trade goes. So, ano yung challenging part sa'yo, ma'am, sa pagla-live trade mo? Unang-una, as a TDS, ang pinakamahirap na naranasan ko is yung papanong mag-cut. Yun yung kauna-una, discipline talaga. Kasi sa una, mahirap. Sa susunod, masakit na. Then sa susunod, parang heartbroken ka na. Tapos sa susunod pa uli, parang pinagsaklugan ka na ng mundo. So every day, merong kang nare-receive na letter or encouragement or learnings from his lioness na this is what it is. Parang you have to do what it, parang yung discipline kasi parang na-realize ko sa ano is kahit ayaw mo siya, gagawin mo siya kasi yun yung talagang kailangan mong gawin. You have to do what you need to do, parang ganun. So, nagiging habitual na siya in the end. And ngayon, parang madali na siya pag nagising ka, tapos nakita mo na na-trigger na yung cut loss mo. Ah, cut loss na ako din. Balik ka uli sa higaan. So, ala na lang, parang ganun. So, naging hobby mo na lang siya. And, ayun, ala ka nang nararamdaman now. So, madali na para sa'yo. Basta ang tinitingnan mo na lang ngayon, ang focus mo, nabaligtad na instead na yung gain, is yung loss. Kasi eventually, dadating din yung gain. Yung ala ka nang makikita kung hindi paliitin mo lang yung loss mo. And then mag-stay ka until 1,000 trades dahil andyan lang lagi yung opportunities. Whether bear market siya or bull market, it's still the same. Market will do the same and it's supreme, parang ganyan. Talagang magkakaroon ka ng peace of mind once yeah. You're inside TDS talaga. Peaceful. That is. So, ang KitKat, ano-ano yung mga na-learn mo sa journey mo inside TDS? There are lots of misconceptions before I joined the TDS. So, yung misconception na yon or perception na yon was being changed. And the changes make me profitable somehow. And I think because I'm only not only trading dun sa isang account, I have only other accounts. And those accounts, I'm gaining well now. And siguro ang unang-unang natutunan ko is yung aside from being a disciplined trader and being smart, is yung misconception I changed from being hahabulin mo lagi yung gains to dapat paliitin mo yung losses mo. So, yun yung una and very important, I think. And since andun din lahat ng basic knowledge, so natutunan ko rin lahat yung basic knowledge niya na, ganun pala yun. Ang dami kong idea na nun ko lang natutunan. Hindi lang pala basta ganun. So, yun nga, nakagawa ko ng sarili kong strategy that makes another edge. So, yung sword natin ngayon, double sword na siya. Hindi ka lang magaling sa strategy, hindi ka lang magaling sa technical analysis. So, meron ka ng technical know-how kung paano protektahan yung capital mo and technical know-how kung paano i-execute yung plans mo. Kasi well-equipped ka talaga. And then, as
aside pa dun sa strategies na yun, ando na yung pinakamalulupit na advice na binibigay lagi ni Miss Lioness. And I think yung very significant na learning ko dito is yung alam mong in times of troubles, alam mong in times of sadness, someone is always there at your back, tapping your back. Oh, parang sinasabi na everything is will gonna be alright. Parang ganyan. So yun yung pinaka-importante para sa lahat. Kasi sa trader, minsan napakahirap sabihin sa iba na today I've lost ganitong amount o ganito yung natalo ko. Nakakahiyang sabihin, ganun. Ala kang mapagsabihin. But kay Ma'am Lioness, everything will be alright. There will always be next time. So parang napakadaling-dali ng lahat para sa akin. So sa akin, isang learning na natutunan ko yun na parang okay lang na magkalos. Before kasi parang nakakahiyang matalo. Parang ganun. Ngayon parang hindi na. I can openly tell it to anyone na natalo ako ng ganito. But I'm not boastful when I say nanalo ako ng ganito. Para kasing naintindihan mo na ganun lang yung galaw ng market. So as a teacher, na tulad ni Miss Lioness, yung delivery niya sa mga student niya na this is how it is very simple, pero alam na alam mo na kapag in-intake mo siya by heart, everything will be alright, parang ganun. So dadating na lang yung trade mo na parang normal na lang siya, it comes and go, ganyan. Meron pang another trade and then there will be another one and there will be next. And there will be more, parang ganyan. As long as huwag kang matatalo ng malaki. Parang yun lang yung grave offense na pwede mong gawin para ka matalo sa market. All the rest is just normal. So parang win big, win small, lose small, break even, or do not lose big. So yun yung number one na don't commit yung big losses, parang ganyan. So yun yung natutunan ko as a TDS na that makes me profitable in the end, I think, and that makes me successful in the future, I guess. So talaga sa TDS, talagang si Ma'am, sinasabi niya, ang losses is very normal sa trader, sa pagiging trader, di ba? Kasi sa ibang group, when you say traders, talagang hindi sila open sa mga losses, di ba? Hindi nila sinasabi sa mga members nila na okay lang yan. So Ma'am, Ma'am KitKat, can you walk us through dun sa mga trades that you made? Kasi pang second batch mo na to, di ba? Kasi yung first batch mo ng 30 trades is negative. 1% lang yun, guys. Di ba? Nasa 1% lang yun. Imagine mo 30 trades yun, pero 1% lang yung negative mo. Nasa diba? 100 pesos. So, can you walk us through dun sa mga trades that you made? Okay, since yung una kong trade, naka-loss ako ng 1%. And this trade, the second trade, I've done only 7 wins and 23 losses. So marami yung losses ko talaga. In sunod-sunod yon, striking, talagang ala halos pagitan, puro sunod-sunod siyang losses. And then yung wins ko, maliliit lang siya, 2%, ganyan. So hindi siya talaga malaki. Ang talagang nakita ko na significant is yung losses ko, maliit lang siya talaga. As in, merong losses na 0 point something, pinakamalaki na yung 4%. Kaya lang talaga siya, marami lang talaga siya. As in, halos lahat ng trade ko is, just to think about, out of 30 trades is 23 lang yung losses ko. And then 7 wins, and ilan lang yung panalo, and maliliit lang siya. So, nung katapos tayo ng methodology master course, ginamit ko na yung strategy na nagawa ko. And then, ganun din, as usual, kung ano yung ginagawa ko sa dating trades ko, pagka nag-exit na, pag nagbigay na ng sell signal, so sell ako, pag nagkaroon ng buy signal, so buy ako. So ganun lang din, alang nabago, since kasi naniniwala naman ako na it's not about the strategy, but it's yung talagang discipline pa rin, andun pa rin talaga yung how you follow your plan. So ganun pa rin yung ginawa ko. But then ang challenges kasi sa part ko is yung time. I'm running out of time since during these days, marami kami talagang overtime, halos wala kaming tulog. And can you imagine yung trading hours dito is starting around 2:30 in the morning. So madaling araw talaga siya, and gigising ka. So pag dumating kami halimbawa dito ng alauna, 2:30, halos isang oras na lang yung tulog mo. And kailangan mo pa talagang mag-watch list, kailangan mo mag-charting kasi hindi ka naman pwedeng
bibili na lang nang hindi ka prepared. So lately talagang kaunti lang yung nagawa kong trade. So eh yung 10 trades ko na using my own strategy, apat yung talo and then apat yung panalo and then 6 pa rin yung losses. Mas marami pa rin yung losses niya. But then ang turning event noon, umabot kasi isipin mo pang 29 trades na ako minus 18% pa ako. So sabi ko, talagang nakatalaga na sa isip ko na yung last trades, sabi ko, last trade ko na to. So talagang prepare na yung isip ko. Prepared na ako na uulit-uli ako the next time. Kasi o paano kang makaka-break even sa 18% losses? Tapos, ang isa pang challenging part doon is bear ang market. Lahat pabagsak. Wala akong makitang umaakit. Lahat ng biling ko bumabagsak talaga. But then, yun pa rin. Ganun pa lang din as usual. Oh, talagang okay lang yan. Normal lang yan. Parang ganyan. So, hindi ko in-expect na yung last trade ko, yung kaisa-isang trade ko na yun, yun pala yung hahatak sa lahat ng trade ko. So, yun. Papa. Nahatak niya lahat talaga ng trade ko. From minus 18%, nagkaroon ako ng gain. Though hindi significant yung gain niya, but for me, it is I'm very proud of it kasi it's a bear market. It's a difficult time. Right. And the person now is quitting and staying cash and stay on the sideline or some go to other market like cryptos or yung other market like sa US ganyan. They quit already or sometimes naman talagang kinalimutan na nila yung password ng ano nila kasi nag-quit na talaga sila. So I'm really proud kasi ang hirap niyang kitain, but then yun, naka-survive yung port ko for my one last trade. So parang doon ko na realize na it's only one trade na makuha mo yung tamang entry and exit, kaya mong i-wipe out lahat ng losses mo. Basta i-maintain mo lang yung maliit na losses. So yun lang talaga, maliit lang talaga yung losses, kaya mong bawiin in one trade. Yung lagi din sinasabi ni Ma'am, nabantayan mo lang yung losses mo. Kasi once na si market naman nagbigay, napaka-generous talaga ni market. May lagi sinasabi ni Ma'am yan, na talagang pag nagbigay naman si market, ayan yan, sobrang generous niyan. Kaya kailangan talagang bantayan natin is yung losses natin. Yun lang kaya talaga. Kaya may final loss. So ma'am, how does it feel na finally ngayon, graduate ka na din sa TDS, di ba? After dalawang try, graduate ka na rin sa TDS. I'm grateful. Kasi ang hirap ng market and yet nakalusot. Though masasabi ko na very challenging siya in my part kasi yung time, I have a problem with time, market is going down, and yung port ko is almost 18% loss, and then hindi ko akalain na yung one last trade ko will be, yes, siya yung hahatak sa buong port ko. So I'm very happy and very grateful. Siyempre, ganun din kay Ma'am Linus at saka sa inyong lahat kasi I feel like you're always there to support us and you never let us down. Talagang most of the time na lalo na pag-red yung market. So makaka-receive ka kaagad ng message kay Ma'am Linus na, oh, red ang market, ano yung gagawin nyo? So hindi siya nawawala. Andyan lang siya palagi. So yun. So I'm happy and I'm really glad and fortunate. So, Ma'am KitKat, para sa'yo, do you need to be extraordinary person to earn sa stock market? No, definitely not. Stock market is supreme. It will do whatever it takes, whatever it wants to do. So, gagawin niya kung ano niya gusto niyang gawin. So, hindi mo kailangan maging matalino. All you need to do is just have a strategy, a good one, and follow it with discipline and be smart. Just be objective when others are fearful and be objective when others are greedy. So ma'am, kasi di ba pag sinabi natin stock market, andyan ang pera, chart, graph, kailangan ba magaling ka sa math para mag-earn ka sa stock market? Definitely na. I'm not good in math. So I'm a perfect example na di mo kailangan maging magaling sa math. Kasi kahit sino naman talaga pwede sumali sa stock market. So ma'am, ngayon finally, nag-graduate ka na not only sa TDS but sa Methodology Masterclass din. Tingin mo ba, do you recommend TDS sa mga family mo, sa friends mo na sumali din sila? Kasi ikaw,
sabi mo nga, ikaw yung living proof na talagang you can earn inside TDS. Talagang marami kang matututunan inside TDS. Yes, I highly recommend this program or course to everyone, not only in my family, my friends or relatives, but to everyone who is aspiring and serious to become a trader. Because becoming a TDS, you will learn how to trade with discipline and be smart as well. So hindi lang yun, alam na alam mo kung saan ka pupunta. Yung direction mo is only one. And yung tamang way. So you will trade the TDS way. So unang-una yun yung malalaman mo kung paano ka magiging profitable in the end. And also how to deal with your shortcomings, kasi maraming problems na ma-encounter kapag ka trader ka na. So I will recommend definitely to everyone to take this course. And in the end kasi you will learn how to become successful, not only as a trader, but also as a human being. So yun kasi yung nararamdaman ko now na I always have my way kung halimbawa hindi ako maging successful sa isang career ko. Kasi kasama yun sa learning process ni Mong Linus. Pinapakita niya yung paano maging successful as an individual. Hindi as only as a trader. Yung total package talaga siya makikita mo. Paano ko magiging in the end become profitable. Kasi andun yung from start to finish, andun siya. So total package siya. And sa huli, meron kang life goal, lifetime goal. Hindi lang basta iisa yung goal mo. And you will have a long life plan for yourself and for your family and as a whole. And then in the end, you will be successful. So ma'am, ano na po yung final message mo sa ibang trader na gusto rin kumita sa stock market at nakakaranas din ng several losses ngayon, especially bear market ngayon? Final message mo. So for those traders, and so finally, to all traders out there who'd like to become profitable in the end, so join and try and see for yourself how to become a trader with discipline and smart. So thank you so much, Ma'am KITCAT. Thank you po.